Magandang tanghali po mga bay. Ito po muli ang iyong lingkod, Anel Vic Montecalvo. Welcome to my channel. Ngayong araw po ay aking ibahagi ang makaluma at pure organic gamot sa ubo. At kung bago pa po kayo sa aking channel, huwag po kalimutan pa-like, share, and subscribe. Din pa-hit sa all notification bell para updated kayo sa upcoming at iba ko pang video. Ngayong araw po ay aking ibahagi itong organic or mga halaman na gamot para sa ubo po. Sa ubo po ng isang tao ay wala po itong pinipiling edad, mapabata man o matanda ay tinatamaan ito, kaya mahalaga na maagapan agad ito. Ang mga halaman na ito ay pangkaraniwan tumutubo sa ating kapaligiran. Sa panahon ngayon po ay halos hindi na po ito siya, parang hindi na napapansin na yung mga nakagawian nung ating mga kanino-ninunuan na noon po ay alam ko po na mabisa at magpahanga ngayon ay akin pa rin po itong ginagawa. Kasi po sa panahon ngayon kasi ay umaasa po tayo sa gamot medikal. Pag may kunting nararamdaman ay tumatakbo agad tayo sa Mercury Drugstore o kaya kahit saang suki natin bilihan ng gamot. Ayun po agad ang ating ginagawa. Ngayong araw po ay aking ipapakita kung paano ito gagawin at kung anong klasing halaman ito na pwede sa gamot sa ubo. Ito po yung gamot na sinasabi ko. Ito pong gamot na to ay tinatawag to sa probinsya namin ay ito po yung bangka-bangkaan. Bangka-bangkaan ang tawag nito sa aming probinsya. Kahit naman po i-search natin ito sa Google Chrome ng ating cellphone ay tinatawag po itong Moses. Search niyo po yung Moses o kaya kahit picture ano po ito at parang i-confer doon sa Google Chrome ng inyong cellphone ay lumalabas po itong halaman na ito. Sa probinsya namin, ang tawag po nito is bangka-bangkaan. Una po, kukuha po tayo ng 7 pirasong dahon ito. Kasi yun po kasi ang parang yun ang nakasanayan naming mga probinsyano na paglaga na dapat mayroong bilang 3, 4, 5, 5, 5, 6, ito. 7 dahon po nitong bangka-bangkaan or sa English po is Moses. Tatlo na bulaklak ilalagay po muna natin dito sa kaserola para atin itong hugasan. Tatlo po nitong, mayroon to siyang bulaklak, ito po yung pinakabulaklak niya. Tatlong piraso po nito ang ating isasama paglaga. Kukuha po tayo ng 3 piraso. 3 piraso na itong tinatawag na bulaklak at 7 piraso nitong dahon ng bangka-bangkaan or tinatawag na Moses sa English name. At ngayon po ay ipakita naman itong isang klase na pwede pagsabayin na paglaga dito po sa bangka-bangkaan is ito pong sa Bisaya po kasi is itong pansit-pansitan. Sa English ilalagay ko na lang po sa tapat nitong video kung ano yun, medyo hindi ko na po naalala, pero ang tawag po nito sa Bisaya is pansit-pansitan. Kukuha din po tayo nito ng 7 ganito. 7 piraso na ganito. Pansit-pansitan po ito. 7 piraso, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong pansit-pansitan po ay tumutubo pangkaraniwan. Kahit saan-saan naman po tumutubo kagaya nito. Sa lang po, naglagay lang po ako ng kunting lupa sa used container at ito po tumutubo po siya. Ito po atin po itong hugasan at akin pong ipakita sa ang parang proseso kung paano ito siya gawin. Bilang isang tinatawag na herbal na gamot sa ubo, mapabata man o matanda. Wag lang po sa bata na halimbawa yung bata wala pa isang taon, wag lang po doon kasi alam naman po natin na iba po yung panunaw, kumbaga dinidevelop pa lang yung kanyang immune system para
lumakas ang immune system ng isang bata. Kaya hangga't maaari at 2 years old pataas, pwedeng-pwede po ito. Ito mong ano po, organic na gamot sa ubo na tinatawag na pansit-pansitan po. Ito po, ganito lang po. Pagkatapos mong hugasan, ay atin po itong ano, papakuluan. Ganyan lang. Maglagay ng kunting tubig. Papakuluan natin. At antayin natin kumulo. At yung katas nito, yun po yung magsilbing ano po. Yung pong magsilbing ano niya, yun po ang iinumin. Ay marami, bawasan natin kasi matagal kumulo. Ayan. Ayan po, naka-ready na ang ating organic na gamot sa ubo. Basta wag lang po yung bata na bilo or hindi pa umabot ng ano po, isang taong gulang. Wag lang po muna kasi alam naman po natin yun nga na hindi pa totally develop yung kanyang panuna or yung immune system. Uy. Ayan po. Akatamtaman lang din po yung apoy. Para at sa ganun hindi po siya ano. Hindi po bigla yung apoy. Ayan. Ganyan lang po na process sa paggawa po ng ano po, organic or herbal soup na gamot laban sa ubo. Yung ubo po kasi natin ay nakukuha po natin ito lalo-lalo na sa mga bata na mahilig po maglaro-laro dahil natutuyuan ng pawis yung kanilang damit sa likod. Kailangan pag halimbawa kahit naman po mapabata o matanda, malaki man katawan mo o maliit, payat o taba, pag once na pawis na po, kailangan huwag po hayaan na matuyo yung damit natin sa ating katawan. At lalong-lalo na po kung kayo ay nagtatrabaho sa malalamig na lugar o kaya aircon, huwag pong hayaan na yung pawis kayo sa labas tapos pagpasok nyo, pawis, basa yung damit at natutuyo na lang po ito. Malaki po yung simptomas noon. Hindi man agad-agad, hindi naman po kagaya sa asin na pag ilagay mo sa tubig ay aalat agad. Yung ganitong sistema po is parang ano po, unti-unti na mararamdaman mo sa iyong katawan. Ayan po, antayin po natin kumulo yung tubig. Lalabas yung kanyang katas ng dahon ng... yung pansit-pansitan nga pala, ang tawag sa... Kung isa-search nyo is Peperomia. Yung bangka-bangkaan, ang tawag po para isearch sa Google Chrome is yung Moses. Moses at saka Peperomia ay akin din pong ibahagi kung ano yung pakikinabang nito sa ating katawan, kung ano yung mga benefits, health and benefits na makukuha nito para sa ating katawan. Ayan po, nag-umpisa ng kumulo. Ayan. Yan po yung ano niya, pinaka sistema. Hayaan po muna natin, hayaan natin kumulo. At yung ano po, yung katas ng mga dahon ay mapupunta sa tubig. Very healthy po ito, pure organic na ano po, itong tinatawag na agamot sa ubo, herbal medicine. Kumbaga ano po, pansit-pansitan sa kilala dito po sa Maynila, pansit-pansitan. At ito pong bangka-bangkaan, sa English po is Moses. Akin pong ibahagi ang ano po nito, ang health and benefits. Hayaan po muna natin na kumulo. Ayan po, talagang kulong-kulo na. Kung mapapansin natin ay yung kanyang tubig is nag kulay green-green. Ayan po yung kulay pag pinakuluan itong pansit-pansitan or in English Peperomia. Ito naman pong bangka-bangkaan, sa English po is Moses. Pwede nyo pong i-search sa Google Chrome ng inyong cellphone
lalabas po doon ang health and benefits at atin na po itong i-off dahil okay na yung kanyang kulay ng ano po tubig ng kumbaga na itatransfer na ito po yung kulay dito pong ano pinakulo ang dahon ng bangka-bangkaan at saka itong dahon ng pansit-pansitan. Yung bangka-bangkaan po kasi hindi ko po ano kung ano Tagalog ng bangka-bangkaan. Ayan po, parang kulay green, nagigreen po yung tubig. At kasama po sa bangka-bangkaan is yung kanyang bulaklak po. Ito po yung kanyang pinaka-bulaklak. Yan po yung bulaklak. Ang nakasanayan po kasi namin mula pa noon sa sabi-sabi ng aming mga ninuno-nunuan, lululuhan, ang bilang po ng dahon ng bangka-bangkaan is 7 piraso, din 3 pirasong yung pinakabulaklak niya. At yung sa pansit-pansitan po is yung 7 piraso din po na parang 7 pirasong puno ng pansit-pansitan. Yun po yung tinatawag na ano po para ihalo. Atin na po itong ilipat para sa ganun lumamig yung ano, ayan po. Akin po itong iinumin dahil alam ko po na ito po'y healthy. At ito, kahit po pwede niyo po itong gawing ano parang tubig. Halimbawa, pag nauhaw kayo, ito po yung ano po, kung kayo'y inuubo, mabisa po ito. Kasi po, mula pa noon sa aming probinsya, ito po talaga yung panggamot namin. Mayroon pong ibang halaman na pwede rin sabihin natin na gamot. Ito po kasi ang madali naming gawin. At itong pansit-pansitan, marami po to sa mga gilid-gilid ng ating bahay. Lalo-lalo na po pag kayo'y gumawa, halimbawa, naggumawa kayo ng compost na lupa para sa inyong mga halaman, akusang tumutubo na po iyong pansit-pansitan. At ito pong ano po, itong bangka-bangkaan or in English mosses ay ano po, pili lang po ito kasi inaalagaan po talaga ito at hindi po ito mahirap ano po, hindi siya mahirap alagaan. Itong bangka-bangkaan or mosses. Ayan po, aantayin lang po natin na umano, medyo lumamig yung ano po, ito pong ano. Ayan po, yan po yung tubig niya ng pinakulo ang bangka-bangka. Napakabisa nito sa amin ng mga bata pa kami. Ito lang po yung aming ano ito lang po yung aming iniinom pag halimbawa inubo. Automatic agad yung mga yung nanay namin na naglalaga agad nito at ito ang aming iniinom. Ayan po, umpisahan na natin 'to pag inom. Ito pong bangka-bangkaan. Ito po, ito pong pinakuluan ng bangka-bangkaan or in English mosses, pansit-pansitan or in English peperomia ay mabisa na gamot sa ubo. Ito po ay nakagisnan ko na noon pa at magpahanggang ngayon. Pag nakaramdam ako na medyo parang makati sa lalamunan, ito agad yung aking ininom kaya parang natutuklap agad. Yung baga pag uminom ka nito is parang lumalambot yung ubo, hindi siya ubong matigas na pag umo parang makati pero walang natatangay na plema. Ito po ay parang pinapalambot niya, nakakatulong. Hindi ko naman po talaga, disclaimer lang po, hindi po talaga masabi ko na 100%. Pero ito base po sa aking experience, kaya ko po sinishare. Dahil nagagawa ko mismo sa aking sarili, kahit naman po sa aking mga kilala, nire-recommend ko po ito. At nakikita ko po na useful po itong paggawa po nito na gamot sa ubo na tinatawag na organic or herbal herbs na pamamaraan. Ito po yung makaluma, akin lang po itong nire-recap. At sa ganun po ay yung mga kababayan natin na hindi ko naman sinasabi na mahirap. Kagaya ko po nakalagay na isang mahirap lang na parang madali ang solusyon na hindi mo na kailangan maglabas ng pera. Kasi po sa halimbawa sa mga gilid-gilid natin dyan, marami pong tumutubo nitong pansit-pansitan. Dilihit nga sa kalaman ng lahat na halimbawa kung ikaw nakapanood sa video na to, alam mo na kung ano ang pakinabang or ano yung benepisyo nitong pansit-pansitan para sa ating katawan.
sa ano po sa tinatawag na sa encyclopedia, mababasa nyo rin po ito, ginagamit din po ito para po daw sa, kasi hindi ko pa naman nasubukan, sa para sa mga mababahong hininga, isa din po itong gamot. Babasahin nyo lang po doon, nandun po yung proseso. Ito po sa akin kasi gamot sa ubo eh, kaya may kasamang bangka-bangkaan. Yun po yung namana ko sa aking mga kalululuhan. Ito po akin na pong iinumin kasi medyo lumamig na. Mainit. Ang lasa naman po nito ay ano po, parang nagkaroon lang siya ng kunting hindi naman siya totally mapakla. Parang ano lang, parang halos magkahaling tulad ng dahon ng guyabano, guyabano tea. Aros isa lang din. Ito po yung tubig pagkatapos nilaga, hindi na po kailangan maglagay ng kailangan maglagay ng asukal dahil ito'y pure organic, dapat na hindi dapat hinahaluan ng kung ano-anong additives. Kaya pwede po ito sa mga bata, basta wag lang po wag lang sa mga bata na hindi pa isang taong gulang, kasi alam mo na yun nga po na mas mahina pa yung kanilang immune system at kanilang panunaw. Kaya baka mamaya hindi kakayanin ng baka mag yung alam nyo na. Kaya inuubusin ko na po ito. Masarap. Medyo mainit nga lang po. Yung ibang benepisyo po nito ng pansit-pansitan ay sasabihin po sa aking mahal. Mahal ay... It's your turn again. Alam niyo ba, ang pasit-pasitan o Peperomia pellucida ay matatagpuan natin sa ating paligid. At kung titingnan natin, ito ay karaniwang damo lamang. Subalit ang hindi natin alam ay may benepisyo rin ito para sa ating kalusugan. Kaya kapag nakakita kayo ng ganito sa inyong bakuran ay huwag baliwalain at huwag patayin dahil nakakatulong din ito sa ating kalusugan. Ang pasit-pasitan ay tradisyon ng ginagamit para sa lagnat, ubo at sipon, pananakit sa ulo at arthritis. Ang pasit-pasitan ay isang anti-inflammatory o pampatanggal sa kung anumang sakit at herbal medicine na ito ay pwede mahimbing sa mga standard na aspirin dahil may anti-pyretic ito. Ano nga ba ang pakinabang sa kalusugan ng pasit-pasitan sa ating katawan? Ang pasit-pasitan ay napakatagal nang ginagamit ng mga Pilipino bilang isang katutubong gamot. Matagal pa bago dumating ang mga Kastila. Narito ang mga ilan sa mga pakinabang sa kalusugan ng halamang gamot na ito. Pamamagaan ng mga mata, pamamagaan ng lalamunan, ubo, pagtatae, problema sa prostate, high blood, arthritis, gout, pigsa sa balat, mga sugat, mga paso, pamamagaan ng balat, mga bukol, tigyawat, pananakit ng ulo, at problema sa bato. Paalala, makakabuting kumonsulta muna sa doktor. Thank you for watching!